Guys, what's up? I'm Coach Nick Manjares for today's video. Ayan, alam nyo ba to? Ayan. So, karamihan ng mga YouTuber, alam na. Okay, ito yung Google AdSense pin na kung saan ito yung parang ATM natin ng mga vloggers, YouTubers, basta yung mga nagtatrabaho sa social media, sa internet, okay? Especially mga vlogger. Okay. So guys, yung gagawin natin video ngayon ay pag-uusapan natin Tagalog to, ha? Tagalog ng tungkol sa AdSense guidelines. So, para mas maintindihan ng mga baguhang YouTuber, ng mga viewers, ano ba yung mga guidelines? Kasi maraming klase ng guidelines. Merong yung guidelines sa monetization, sa AdSense, tsaka sa, basta yun, masyado marami to. So, ngayon, ang pag-usapan lang muna natin yung sa AdSense guidelines, okay? Kasi yung community guidelines, iba pa yun, eh. Okay? So, yung community guidelines, yun yung para sa tamang pag-uugali ng isang content creator. So, masyado mahaba yun. So, sa AdSense guidelines, ito naman yung sa mga ano, paggawa rin ng content to. Pagiging partnership ng YouTube partner kami, yung YPP YouTube Partner Program, pati yung mga yung nagbibigay sa atin ng ads. Okay, so yun yung pinaka ano dun, ha, tandaan nyo, ha, YPP tayo yun, yung mga content creator at yung mga AdSense, yung sa AdSense o yung nagbibigay ng ads. Okay, so number one, tandaan nyo, dapat hindi kayo masyadong gumawa ng repetitious content. Ito yung mga video na kung saan paulit-ulit lang siya na parang nakakaumay na. Okay, repetition, dahil ano tawag dito, kagaya yon yung mga nagre-upload ng video, yon repetitious content yon. Kunwari video ng PBA, naka-encounter ako noon, eh, i-download niya at nilagay niya sa channel niya, repetitious content yon. Okay, kailangan kasi magkaroon ng magandang experience yung mga viewers mo. Talagang mag-enjoy sila, matawa sila, maiyak sila, ma-inspire sila sa content na ibibigay mo, diba? Kaya nga naging content creator, eh. Kasi kung parang kukopya ka lang ng trabaho ng iba, eh, sayang yung opportunity na ilabas mo yung pagiging creative mo. Okay, number two, kailangan kung gagawa ka ng isang vlog, okay, pwede to, ha, allowed to, na gumawa ka ng same, kagaya ng ginagawa ko, same lang yung intro mo, same din yung outro mo. O, para mas maintindihan nyo, yung, di ba, yung nag-intro ka, hey, what's up guys, yung sa umpisa, pwedeng pare-parehas lang yun. Pwedeng pare-parehas din yung pag-goodbye mo, yung outro mo, yung pag-exit mo. Pero, make sure na yung gitna, yung middle, yung content mo ay iba dun sa una mong... Okay, so ito, mataas yung mga views nila kasi... tawag dito, gumagawa sila ng mga video na nilalagyan nila ng automated voice. O kaya, nagdadab sila parang gano'n na second voice sila. Kunwari, nandito na nga ba ang mga... Yung parang gagawa, di ba, yung video, papalit-aalisin mo yung music nun, tapos gagawa ka ng voiceover dun sa video na yun. Hindi rin siya masyadong maganda. Dahil ito ay isa pa rin reuse content. So kinuha mo yung trending video, gumawa ka ng voice over doon, medyo hindi rin siya reuse materials pa rin siya, or yun, hindi mo create yung content na yun. So hindi rin siya maganda. Yan, so tandaan nyo rin na yung mga repetitious content, na-check din niya ng YouTube dahil paulit-ulit tayong chine-check niya ng YouTube, kunwari monthly or weekly, basta lagi silang updated para nakikita nila kung maganda ba yung partnership natin. Kasi anytime pwede nilang alisin yung pagiging partner nyo, pagiging okay, pwede nilang i-demonetize yung channel nyo kung abusive, or kunwari kasi yun nga, may mga sobra-sobrang prank,
may mga hindi magandang words na hindi naman friendly, kasi as much as possible educational at friendly yung content na ilalabas mo in public. Yan po. Kung napapansin nyo yung mga medyo bastos, di ba? Talagang dinidelete nila. Or hindi nila piniplay. So, ganun ka strict yung guide. Okay, so, eto, tatandaan nyo to. Sa lahat ng YouTuber, tandaan nyo, ang pinaka-target ng viewers ay, eto, bibigyan sa inyo tong tip na to, ha. Main team. Kung ano yung pinaka-title ng channel. Okay? Pinaka-title ng channel, tapos kung ano yung most popular dun sa videos mo. At kung ano yung pinaka-mataas mong watch time. At yung metadata. Yan yung tinitingnan ng AdSense at syempre ng mga viewers mo. So napakahalaga nitong apat na sinabi ko sa inyo. Actually, lima na nga siya. So limang bagay na tungkol sa AdSense guidelines, kasi dito ka i-approve, dito ka magkakaroon ng yan, dito ka i-congratulate, magkaroon ka ng Google AdSense pin. So napakahalaga nito as YouTuber or as a vlogger. Pag nagkaroon ka nito, guys, alam nyo yung pakiramdam ko, yung parang tatay na ako, yung parang mapapasigaw ka ng ganon, yung sobrang saya mong hindi mo talaga ma-explain, kasi hindi ito matutumbasan ng pera. Ito ay isang parang medal or isang award or isang certificate or pagkilala na ikaw ay pumasa sa requirements ng YouTube, dahil hindi talaga siya basta-basta maging YouTuber, okay? So, titingnan nila kung quality talaga yung videos mo, kung ikaw ba ay katanggap-tanggap maging social media influencer, or yun nga, pwede ka bang sumikat or mag-trend, mag-viral sa YouTube. So yan, napakaganda nitong platform na to para sa ating lahat. Kasi hindi ka na kagaya, di ba, mag-audition ka pa maging artista, etc. Dito, sarili mong channel, sarili mong show, sarili mong lahat sa'yo. Ako director dito. So, di ba, alam mo yun, kahit hindi ka nag-aral talaga ng filming, hindi ka nagtapos ng filming, pwede mo ditong ilabas yung dream mo. Pwede mo dito ilabas yung nasa isip mo, yung nararamdaman mo. Sobrang ganda ng platform ng YouTube. So, yun lang, guys. So, i-take note nyo na lang din to para at least, yun, may matutunan kayo dito sa vlog na to. Kasi ako, willing talaga akong tumulong sa mga kapwa ko, YouTuber. Maraming salamat. Comment down below kung nag-enjoy kayo. Kung meron kayong tanong, sige, comment nyo lang. Please subscribe, share, and yun. God bless.